umaga ay isa na namang istorya ng pagpapalang ating matutunghayan dito sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ang kwento ng isang kilalang journalist at news anchor na mahigit 2 dekada na sa GMA Network. Isang tagapagbalita at deboto ni Santo Padre Pio ay magbabalita sa atin ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Walang iba kundi si Miss Pia Arcangel, ang newscaster na napapanood natin tuwing weekend sa 24 oras. Mula sa tahanan, ang katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Yung first encounter ko syempre is nung nalaman ko kung bakit ako pinangalan ng Pia. Kasi ipinangalan ako kay Padre Pio. So sabi ko, syempre di ba pagbata ka, tinatanong mo sa magulang mo, bakit ganito yung pangalan ko? Ganyan. Dami nating tanong, di ba? So naalala ko yun, tinatanong ko yung mommy ko, sabi ko, bakit Pia yung pangalan ko? And then sabi niya, so kunento niya sa akin, sabi niya kasi nung pinagbubuntis kita, nahirapan ako sa pagbubuntis. So sabi niya, bedridden siya for 9 months. So yung entire pregnancy, she was bedridden, tas very delicate yung pregnancy niya. And actually after nga akong ipinanganak, nagkaroon pa siya ng hysterectomy. So very delicate. Tapos hirap na hirap siya, hindi siya makagalaw. Sabi niya to the point na minsan sa sahig na lang siya hihiga kasi yun yung pinaka-komportable na para sa kanya. So sabi niya nung time na yon, nagdadasal siya lagi kay Padre Pio. Because syempre alam niya yung kwento ni Padre Pio, alam niya yung mga kwento ng mga prayers granted and the miracles of Padre Pio. So ipinagdasal niya ako, tapos sabi niya kay Padre Pio, please help me with my pregnancy. I pray for the health of my baby. First story I ever heard of Padre Pio. And because of that, syempre, di ba, as you grow older, you know, you also develop your own faith system. For lack of a better word, but as you grow older, you develop your own faith, and until you know, when I became a mom, yun na rin lagi yung ginagawa ko whenever yung anak ko parang pag narinig ko parang pag masama pakiramdam niya or kapag may sakit, talagang nagdarasal ako kay Padre Pio for the little things and for the big things. And ako, I'm a very anxious person. Lahat ng little things, para sa akin, big thing yan. And I remember with my daughter, the same thing happened, na parang there was a time na parang masama pakiramdam niya. Tapos we didn't know what was happening, what was going on. So panic talaga ako, and I prayed to Padre Pio. So ever since then, lagi akong nagdadasal na kay Padre Pio. And this yun, gabi-gabi, hindi lang prayer requests, kundi pa sa salamat din sa lahat ng prayers that he answered, that he, for all his intercessions for not just myself, but for my family as well. Next would be, I think maybe yun, when I prayed for my daughter and I wasn't, yung parang I was very concerned, hindi ko alam kung parang si Padre Pio really answered our prayers and calmed me down also. So that's why now, kapag may mga nagre-request rin for prayers, ganyan, syempre, you help pray for whoever's asking for prayers. And I say rin na parang try praying to Padre Pio as well. So very, very grateful dahil alam ko naman na alam mo yun, parang yung intercession ni Padre Pio hindi pwedeng isang tabi. Hindi mo pwedeng sabihin basta-basta lang yan dahil very strong yung intercessions ni Saint Padre Pio for us. I know that you know, God manifests miracles through Saint Padre Pio. So the gratitude hindi yan nawawala. So every little thing talagang inudulog ko through Saint Padre Pio, and to our Lord, of course, through Saint Padre Pio. Okay. Ang lagi ko talagang sinasabi ay kailangan bumalik tayo lagi sa ating pananampalataya kapag malakas ang pananampalataya. Kahit ano pang pagsubok ay kaya nating
lagpasan. At talagang hihingi ka ng tulong kapag ikaw ay naharap sa isang pagsubok. At sino pa ba ang tutulong sa atin kundi ang Diyos mismo? At syempre, parang ano lang yan, di ba? Parang pag lumalapit ka sa magulang mo, gusto mo minsan meron kang, kumbaga, rest back, di ba? Parang yung mga tutulong sa'yo na makiusap, ganyan, or magkwento. So, hihingi ka ng tulong, like in my case, lagi kay St. Padre Pio, and syempre kay Mama Mary, and yung mga iba pang lagi natin, kumbaga, kausap. Kung sinasabi kapag meron tayong pinagdadaan ng pagsubok, kailangan matindi ang ating pananampalataya. At sino pa ba ang tutulong sa atin? Or kanino pa ba tayo lalapit kundi sa Diyos mismo? At alam natin na marami namang tutulong sa atin na lalo pang lumapit sa Diyos. At ako, isa sa mga tinatakbuhan ko, si St. Padre Pio, syempre si Mama Mary, at yung mga iba pang lagi nating nilalapitan tuwing nagdarasal. It was a truly special story na, you know, as a young child, tatatak talaga yun sa'yo, di ba? So, I thought to myself na parang, you know, he shares the same, and parang he will not, kumbaga, he will really listen when you intercede. Ito ay isang pagpapatunay na si Miss Pia Arcangel ay bunga ng isang matibay na pananampalataya sa Diyos at kay Santo Padre Pio dahil sa kanyang ina na deboto ni Padre Pio.